Good morning, ako si Balbardos at ang pinipicho natin ngayong halaman ay ang gumamela o tinatawag nilang hibiscus. Ito ang mga gumamela, ibang tawag dito, ibang katawagan dito, perfect wife or perfect woman. O kaya beauty of fame. Iba naman personal glory para sa lalaki or para sa babae. At itong gaitong halaman, binibigay nito kapag Valentine Day. Namimigay din ito, ang bulaklak. At ang bulaklak na to sa mga Mother's Day or mga special na okasyon, binibigay din ito. Natawag kasi itong rose mallow. At alam nyo ba na napakabisa nitong gamot, itong gaitong halaman. Meron itong, bago bumuka yung bulaklak niya, buko muna ito, yung buko ng bulaklak. Yun ang mabisang gamot, dikdikin nyo lang yun. Kapag malagkit na, pwede ting itapal yun sa may mga naknak or pigsa. At pansinin natin ang mga bulaklak, sa panahon natin ngayon, may magandang aral para sa bulaklak. Mayroong hinalimbawa ang ating Panginoong Hesus tungkol sa bulaklak. Buksan natin to sa Lucas 12:27. Buksan natin sa Bible. Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinaramtan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon, at kinabukas ay igagatong sakalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin o iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam na ng iyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit pagsikapan mo na ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan.